Paano i-save lahat ng photos at videos na naka-upload sa ating Facebook account? Ibig sabihin, hindi mo na kailangan isa-isahin lahat ng photos at videos para i-save sa iyong cellphone. Halimbawa na lang kung may picture ka na gusto mong i-download. O di kaya, kailangan mo nang i-deactivate or delete ang iyong Facebook account. At gusto mong magkaroon ng kopya lahat ng photos at videos na naka-upload sa iyong account. Ang naganda pa dito ay pwede mo i-customize ang date kung kailan mo lang gusto i-download. Pwede rin na photos lang ang i-download, hindi kasama yung videos. At pwede rin videos lang yung i-download mo, hindi kasama yung photos. So, ganun din sa album kung anong album lang yung gusto mong i-download. So, pwede mo siyang i-customize. Kaya kung gusto mong malaman kung paano i-save lahat ng photos at videos sa iyong Facebook account, panoorin mo ang video na to. Pero bago ang lahat, kung gusto mong ganitong video, ay huwag mo kong kalimutan i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Facebook apps. Facebook na tayo. Dito sa may upper right side, yung mutatong linya, pindutin lang to. Then, pindutin itong settings and privacy. Pindutin itong settings. Then, scroll up. Ayan, under sa your information, pindutin lang tong transfer a copy of your information. Then, pindutin tong continue. Ayan, nakalagay dito ay transfer your information. Pindutin lang tong next. Then, pili ka lang ng gusto mong i-transfer. Then, so, ang gagawin natin ay pili lang tong your photos and videos. So, pindutin lang tong next. So, dito pipili ka kung saan mo ilagay yung photos. So, pipiliin ko dito ay yung Google Photos. Then, connect to Google Photos. Pindutin lang tong connect. Ayan, so punta ka dito sa Google account mo. So, pipili ka ng Google account mo na gusto mong pag-transferan ng photos or videos. So, pipiliin ko tong isang Google account ko, yung pinakauna. Ayan, Meta wants to access your Google account. Then, pinutin lang tong continue. Then, dito sa baba ay information selected. Then, pwede natin pinutin tong change what is selected. So, ayan. So, pwede mo dito i-custom yung transfer mo. Pwede sa date range. So, try natin. Ayan. So, then edit. Ayan. So, pwede mo customize. So, limbawa, yung specific date lang. Start date. Ayan. So, December. So, pwede mo baguhin. And then, sa end date, kung hanggang kailan lang, pili ka kung anong date. Then, cancel lang natin. Then, close ko lang. Then, pwede rin specific albums. Ayan. Then, edit. Ayan. So, pipili ka ng albums. May cover photos, tsaka profile pictures. Since bago lang yung Facebook ko, so wala pa siyang ibang picture. So, kung matagal na yung Facebook nyo, may ibang lalabas pa na albums dito. Ayan. So, pipiliin ko dito ay yung cover photos. Then, save. Then, pwede rin sama yung videos. All videos. So, since wala naman akong videos na nilagay, select ko lang itong none. Then, pagkatapos, pinutin itong next. Then, pinutin lang itong start transfer. Ayan. So, kailangan ng password. So, enter ko lang yung password ko. Then, pagkatapos ma-enter yung password, pinutin lang itong continue. So, nakalagay dito, you've started a transfer to Google Photos. Ayan. Then, pinutin lang tong done. So, back lang natin. Pinutin lang tong done. Ayan. So, balik tayo sa Facebook account ko. Ayan. So, ganito yung marareceive nyo na notification once na nag-request kayo ng transfer. So, ang gagawin lang natin ay pupunta lang tayo sa Google Photos para makita natin yung dinownload natin. So, exit lang tayo dito. Ayan. Then, dito tayo sa Google Photos. Open lang natin. Then, pindutin itong library. So, once na sa library na tayo, so dito makikita yung dinownload natin itong album na to. So, yung cover photo. So, i-open ko lang. So, ito yung cover photos ko. Simula December to hanggang
11. So, ito yan. So, ganun lang kadali. Paano mag-save ng photos or videos galing sa ating Facebook account? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.